So what's up mga kabisugo, no? Magandang welcome back to my channel po pala muna. So magandang gabi po sa mga subscriber po natin sa Kabisugo ng Bayan. Actually po, mabivideo reaction na naman po tayo regarding doon sa babaeng nanakit at nagkaroon yata ng dugo yung sales lady sa part of Cebu. Nahuli na po yung nanakit. Ano po? Ngayon po, ang pagtatrabaho po sa mall ay hindi rin ganong kadali. Iba-ibang mga customer ang nakakasalamuha. Iba-ibang mood. Okay? At may iba-ibang mga ugali. Okay? Pero, nandoon yung pasensya nung tindera or sales lady. Kung makikita ninyo, hindi siya nakikichow-chow masyado doon sa yun nga yung nanakit sa kanya. Okay? Tapos, kasi dahil lang yan sa humidifier ayon sa balita. Sinasaway lang, sinasabihan daw yata yung nanay nung bata na huwag pa galawin yun para maiwasan yung mahulog or something makuryente yung bata, no? So, doon ang kinagalit ng nanay na napahiya daw sa anak. Unang-una, ilang taon na ba yung bata para mapahiya doon sa anak niya, no? So, hindi maganda sa imahe ng isang Pilipino pinapakita natin sa ibang dayuhan kasi ang asawa ho niya hapon. Na ganun na lang tayo, no? Kung makapagsalita tayo sa kapwa natin Pinoy, parang hindi natin kalahi. Okay? So, lahat po tayo nagiging customer. Lahat po tayo nagiging mamimili. Ano po? At, yun na nga. Dapat, kung ganun man ang nasabi nung sales lady, ang iniisip lang niya yung kapakanan ng anak mo, ate. Okay? Dapat wag mo siyang gamitan ng physical na pananakit. Okay? Pwede mo naman siyang daanin sa chow-chow mo kung nagalit ka, di ba? Pero wag mo siyang gamitan ng ng physical na hanggang sa dumating yung time na napadugo mo yung mata niya. Okay? Oh. Ngayon, nasaan ka? Sino nag-aalaga sa anak mo? Wala. Nandiyan ka sa kulungan. Eh, di kawawa ngayon yung bata. Oh. Kung sana, kung hindi ka, kasi nauuna parata ang galit sa atin eh. Iwasan natin masyadong magalit lalo na sa mga bagay na, alam mo yan yung, hindi naman pwedeng nauuna parati kasi yung init ng ulo. Magpasensyahan tayo mga kabisugo, no? Sa kay ate naman, okay, wala na, nangyari na yan sa mata mo, pagamot mo na lang, no? Humingi ka ng pampagamot sa kanya. The same time, kung meron ka mang mga customer muli na ganun, siguro nga, mainit ang ulo ng babae yun o hindi lang maayos ang niya, timpla ng kanyang pag-iisip. So, so, ganun na lang mga kabisugo, no? Kay ate, habaan pa ang pasensya. Keep up the good work. Yun na lang. Tuloy mo lang trabaho mo. Kung kinakailangan mo pabayaran yung damage niya ng isang taon o pabayaran mo lahat yan para magtanda. Nakapangasawa naman siya ng hapon eh. Ay, ang mentalidad natin mga Pinoy kasi pag nakapangasawa ng ibang lahi, maraming pera. Ganun ang pwede mong gawin. Anuin mo na. Pabayaran mo yan. Baka kung ano nangyari sa mata mo. Diba? Tinitingnan ko rin yung mata ko. Baka actually matutulong na sana ako mga kabisugo kaso nga lang sabi ko gawin ko lang tong reaction video. Okay, so yun, nakakulong na yung babae at nananakit. At muli kong sinasabi na parati kong sinasabi walang ngusong sisimangot, pero ngayon syempre sa nangyari maraming sisimangot, no? Sa ginawa ni ating kapwa natin, pamandim na Pinoy. Okay? So, habaan ang pasensya ng bawat isa. Mamuhay tayo ng payapa. At habaan natin ang pag-iintindi.
ano po, hanggang dito na lamang po yung vlog ko at magandang gabi po sa ating lahat.